So before tayo mag start, familiarization muna tayo ng switches in control. Ulahin natin yung pag-a-adjust ng upuan. May bakal yan, tingnan mo, may bakal yan. Hihilain mo yan, tapos ang isa mong kamay nakahawak dito sa manubela. Kumbaga dito ka kukuha ng puwersa habang inaangat mo yon. Ang makuha mo yung komportable mo sa pagupo mo, aapakan mo lang sagad ang clutch. Ang pag-apak ng clutch ganito, yung hindi yung nasa gitna, kailangan nandito. Tapos pag nakuha mo na yung tamang upo mo, titignan mo rin yung tamang hawak sa manubela. I mean yung clearance mo sa manubela. So, hindi pwedeng nakaganyan, no? Kailangan nakaganyan. Mamalis mo ang manubela lang ayos. Okay? So ang paghawak naman ng manubela 9 and 3. No, and 10-2. Basta ang importante dito sa manubela, wag ka lang mag-one hand dito. Lalo-lalo na kapag ang sitwasyon ay tumatakbo ka na ng 50 km per hour, 60 km per hour, or more than 80 km, or halimbawa 100 km per hour. Lalo-lalo na kapag nandiyan ka sa highway or sa expressway. Ano? Kailangan naka-on wheel ka dito. Tayo, patayin natin to si Hazard, ha? Tandaan mo yan, kapag may ganyang indicator, Hazard yan, ha? So ang pag-signal R ng kaliwa, ito ha, dito sa handle na to, dito ito yung gagamitin mong pang-signal, ha? So signal kaliwa, pababa, signal kanan, pataas, na? So in the same time, dyan mo rin, dito mo rin bubuksan ang ilaw. Yan, kita mo yan, park light, headlight. Tapos ang high beam nitong BIOS na ito, patulak papuntang dashboard. Pag nakita mo yung color blue na yon, yon naka-high beam ka, no? So ginagamit lang yan si high beam kapag ka wala kang kasalubong. Gagamitin mo lang si high beam kapag madilim ang kalsada, tapos hindi mo na masyado natatanaw yung unahan, wala ka namang kasalubong, gamitin mo si high beam. Okay, so ngayon dito din ginagawa ar yung passing light na sinasabi. Alam mo ba yung sumisinyas, yung kumikirap ang ilaw? Opo. Yun, dito rin ha, ganun lang ang gagawin mo doon. Piflick mo lang ganyan. Yan. Yan lang yung paggamit niyan. So, eto. Itong mga dashboard natin, yan. RPM, kung tawagin no, tachometer. Opo. Revolution per minute. Ito namang nasa gitna, yung 20, 40, 60. Yan naman yung speed natin. Diyan natin nakikita kung gaano na tayo kabilis. So dito sa Pilipinas, ang ating maximum speed dito sa batas ay 100 lang, no? So pwede kang tumakbo, lalo na sa expressway, pwede ka naman tumakbo ng 110 kapag o-overtake ka, no? Allowable naman dun sa 110, basta o-overtake ka lang. Pero after nun, nakali-overtake ka na, balik ka sa normal na speed. Okay, so dito si sa manual, pag umaarangkada ka, nagbe-base ka mo. Halimbawa, primera, umangat ang speed mo lang 20. Pagdating lang 20, lubog mo si clutch, bitaw si gas, lubog si clutch, lipat sa second gear. Bitaw ulit si clutch, balik sa gas. Gas up ulit, paakyatin mo siya ng 30 to 35, pasok sa third gear. So ito naman, wiper, ara. Ito. Paglagay ng kwan ng wiper, ang paglagay ng tubig sa salamin, ganito lang. Hilain mo lang. So itong BIOS, dalawang speed lang ang speed niya sa wiper. Ang ibang kotse kasi pag ginanon mo, nagwa-wiper na siya. Ito, hindi. Kailangan mo muna ibaba siya. Papuntang tuhod, ano, para. Tapos wala naman siyang interval. Pag baba mo pa lang, dire-diretso na agad siya. So dalawang speed lang, ang kasunod niyan, yung mabilis na. Yan, hanggang dalawa lang ang speed nito. At the same time, yung side mirror niya, wala siyang adjuster arm. No, kung gagamitin mo yung kamay mo, pag-a-adjust niyan, ha? So ang pag-a-adjust naman yan, yan, kailangan kita mo lang yung dalawang handle. Ito naman ar, sa mga bintana, ano? Ito sa'yo, dyan sa akin, sa pasero mo. Ito naman sa likod. Ito naman, kung ayaw mo buksan, halimbawa kasama mo yung anak mo, ayaw mo mabuksan yung salamin, ilock mo to. Tapos ito, door lock naman, no? Tapos ito, busina, yan. Itong part na to, busina. Yan. Okay, so nagpalit na kami ngayon ni JR, ano, siya na yung nakaupo sa driver side. Okay, R, bago tayo mag-move, ganito, sundan mo lang ako, no? Ulitin ko, pakinggan mo lang ako, sundan mo lang ang aking mga sasabihin, ang tandaan mo rin, no? Okay, patayin mo muna si Hazard. Yan,
patay mo. Signal kaliwa. Signal kanan. Patay. Passing light. Yung piniflick. Yung ginaganon. Dito, papuntang Manobela. Yan. Pitik-pitikin mo lang. Yan. Yan yung passing light. Ano? Okay. So, sa wiper, lagyan mo tubig. Ito. Bilayin mo papuntang Manobela. Yan. Sige. Yan. Tapos, baba mo papuntang tuhod. Isa lang. Yan. Okay. Patay mo na. Yan. Kusina. Yan. Okay. So, ayos na side mirror mo, no? Lock mo yung door. Itong kabila. Yan. Lock mo yung door, no? Okay. Patay tumakbo. Familiarization muna tayo dito, ha? Okay. Sige. Tingin ka dito. Hawak ka dyan. Yan. Dito ka tumingin muna, ha? Apakan mo ngayon si clutch mo. Sagad, ha? Sagad. Okay. Ang first gear, apakan mo. Huwag mong bibitawan, ha? Ang first gear, kabig sa'yo. Tulak pataas. Second gear. Yan. Third gear. Yun. Fourth. Fifth. Reverse. Yan. Neutral. Okay. So ngayon, bitawan mo muna si clutch. Kasi every time na halimbawa, tayo ay tumigil at na-neutral mo na siya, bitawan mo si clutch para nakakapahinga yung paa mo, no? Okay, tumingin ka sa kalsada. Yan, apak sa clutch. And then, first gear. Kaya tumingin, ha? Second gear. Third gear. Fourth. Beep. Reverse. Okay, neutral. Okay, bitawan mo ulit si clutch. Yan. Okay, so ngayon, ikutin mo ang manobela mo papuntang kaliwa. Sige, sagad. Hanggang madala mo sa sagad. Sige. Okay, balik mo sa normal. One, and, sige, two. No? Yan ang two, ha? Kailangan tuwid siya lagi, ha? Pipigilin mo siya lagi sa tuwid. Yan. Kailangan ganyan lagi ang posisyon ng manobela. Okay, sige, subukan mo nga natin yung tinuro ko sa'yo. One-fourth sa kaliwa, one-half, one-turn. Okay, one-turn, yan. Tapos, full-turn na ang kasunod niya. Diba? Yan, tapos, balik mo lang dalawa. One, and, sige. Two. Okay, focus ka sa unahan. Bibigyan mo dito ng attention kahit papano itong iyong sa may dashboard, itong portion na to, para nalalaman mo yung direction ng iyong sasakyan. Ano? Tandaan mo ang clutch, dahan-dahan lang talaga yung binibitawan. Mga kuya, no, hindi namin maiwasan na magbisayaan kami dalawa kasi kalingwahe ko, no, si GRIB Cebuano rin. Basta pag-apa ka lang brake, halimbawa, itong-tongin mo yung tail sa brake, hinahinayon lang mo nagtulak pa yun sa baba. Okay, sige, move tayo. Yan ito, no, pag mag-move na tayo. Sige, apa ka sa brake. Okay, release mo muna aras si handbrake. Release mo. Okay, tapos hawak ka sa manubela, ara, tuwid mo manubela, yan. Tapos R, kailangan laging dalawang kamay, ha. Okay, tapos R, apakan mo si clutch. Huwag kang bibitaw na brake, ha. Okay, dahil patang ito, ganito ang sistema ng ating pag-arangkada. Sige, pasok mo sa first gear. Okay, bitawan mo ngayon si brake. Patong mo lang ang paa mo sa gas. Tapos dandahan mo bitawan si clutch. Dandahan lang. Dandahan lang talaga, yan. So yung nag-umagalaw siya, let go mo na yung clutch mo. Bitawan mo na yung clutch mo, yan. Ngayon, ang gagawin mo muna, pag sinabi kong gas up, gas ka muna. Sige, gas up. Sige, gas up. Sige. Bitawan mo si gas, apakan mo si clutch, second gear. Yan, bitawan mo ulit si clutch, tapos gas ulit ikaw. Pagka na naglilipat ka na, hindi na siya kasing bagal nung umarangkada ka sa pagbitaw ng clutch, no? Kumbaga medyo may bilis na lang siya ng konti. Huwag naman sobrang bilis. Okay, gas up ka ulit, gas up mula. O, third gear. Op, sagad lagi, ha, sagad lagi ang clutch. Sige, okay na yan. Basta sagad lagi ang clutch para maiwasan mo yung natulog siyang gano'n. Sige, gas. Kontrolin mo lang sa pag-gas. Okay, so titigil na tayo, no? Ang paa mo, dahan-dahanin mo lang apak si brake hanggang tumigil. Yeah.
ay stop.